Pirma na lang ni Pangulong Marcos ang kailangan para tuluyang maisabatas ang Maharlika Investment Fund. Yan ay matapos i-ratify ng 20 ng Kongreso ang napagkasunduan sa bicameral conference na gamitin ng buo ang bersyon ng Senado sa panukala. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa Kongreso at sa pakikipagtulungan ng Legislatura sa Ehekutibo. May report si Mab Gonzalez. Senate Bill number 2020 is approved on third reading. Inabot ng madaling araw bago na ipasa ng Senado sa third and final reading ang panukalang Maharlika Investment Fund. 19 ang bumoto pabor. Kumontra si Senador Risa Hontiveros, habang nag-abstain si Senador Nancy Binay. Si Senador Coco Pimentel wala sa sesyon ng magbotohan, pero inirehistro ang kanyang no vote sa sesyon kanina. Wala rin sa sesyon ng magbotohan sina Senador Aimee Marcos at Senador Cheese Escudero na ilan sa mga dating nagpahayag ng agam-agam sa panukala. Ang ipinasang bersyon ng Senado, siya ring inadopt ng Kamara. Congress panel, we accept the Senate version. This Maharlika Fund is not only for this administration. It is for the next 10 administrations. I mean, this will outlive us. So, we wanted to make sure that there are safeguards in place for possible abuse in the future. At pumahayag sila. Definitely hindi po siya political. Ito naman ay isang ay para sa ating ekonomiya. Maganda po yung timing dahil ngayon kailangan natin ng additional investment. Inaprubahan rin sa plenaryo ng Kamara ang pag-adopt sa Senate version ng bill. Sa aprubadong Senate version, inalis ang linya sa Section 12 ng panukala na nagsasabing may option na pumasok sa Maharlika Investment Fund ang GSIS at SSS. Idinagdag ang linya tungkol sa absolute prohibition o pagbabawal na maglagak ng pondo sa Maharlika Fund ang GSIS, SSS, PhilHealth, OWA, PVAW, Pag-ibig at lahat ng government agency na nagbibigay sa public at private sector ng Social Security at Public Health Insurance, mapabolontaryo man o obligado. Huhugutin sa Land Bank, Bangko Sentral ng Pilipinas at Development Bank of the Philippines ang 125 billion pesos na inisyal na kapital ng Maharlika Investment Fund. At kung gusto pang lakihan ang kapital, kailangan magpa-aproba muna sa Kongreso. Si Pangulong Bongbong Marcos, tiniyak na walang intensyon ang gobyerno na gamitin ang pension funds bilang seed money para sa Maharlika. Pero, we will not use it as a seed fund. However, if a pension fund, which is what pension funds do, is they invest. If the pension fund decides that the Maharlika Fund is a good investment, it's up to them if they want to invest in it. Ang GSIS hindi patuwirang masagot kung kalaunay maglalagak sila ng pondo rito. Siya manguupong board of directors na lahat ia-appoint ng Pangulo. Pero po na ni Pimentel, walang parusa kung magkamali ng investment ang board at malugi ang pondo. Wala rin daw agarang benepisyong makukuha ang mga Pilipino sa Maharlika. Kung meron man, hindi immediate kasi siyempre papahinugin mo pa yung investment ko. Tatawag nga dyan ROI. Yan ang tanong, bakit nga minamadali? Ang pinakatunay na dahilan siguro para lang mabanggit sa SONA. Pagsasamantala! Ang grupong bayan, nangangambang isinusugal sa Maharlika ang kaba ng bayan. Posible rin daw itong magamit ng mga nasa kapangyarihan para sa pansariling interes. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May big time rollback sa presyo ng LPG mamayang hating gabi. Ayon sa Phoenix LPG Philippines, 6 na piso at 10 sentimo ang bawas presyo sa kada kilo ng LPG. Katumbas yan ng mahigit 67 piso na tapya sa presyo ng isang tangke ng LPG. Sa Auto LPG naman, 3 piso at 47 sentimo ang rollback kada litro. Wala pang anunsyo ang ibang oil companies. Mas maghihigpit daw ang MWSS sa pagpapataw ng parusa sa mga water concessionaire na magkakaaberya sa serbisyo. Mula sa dating 15 araw, may 3 araw na lang ang mga water concessionaire para magpaliwanag tungkol sa mga aberya sa serbisyo tulad ng water interruption at mababang kalidad ng tubig. Ang penalty katumbas ng 25% ng halaga ng pumalyang serbisyo at madaragdagan ito bawat araw na hindi naayos ang mga problema. Ang may ipon dyan ibabalik sa mga maapektuhang customer bilang rebate sa bill. Suportado naman ito ng Maynilad at Manila Waters. Hanggang katapusan ng Agosto na lamang daw tatagal ang supply ng asukal sa bansa. Ayon kay Pablo Luis Ascona, Acting Administrator ng Sugar Regulatory Administration o SRA, kahit dumating ang mga hinihintay pang supply ng asukal,
hanggang August 31 na lang ito magtatagal. Kaya nagdesisyon ng SRA at Department of Agriculture na magdagdag ng iaangkat na asukal para mapunan ang kakulangan. Nasa 1.7 million metric tons na lang daw ng asukal ang napoproduce ng bansa kumpara sa demand na 2.3 million metric tons. Asahan daw na bababa ang presyo nito kapag dumating na ang iba pang imported na asukal. Kabi-kabilang rock slide ang naranasan sa Benguet kasunod ng pag-ulang dulot ng bagyong Betty. Sa Batanes naman, winasak ng storm surge ang isang breakwater. May report si Jonathan Andal. Nagbagsakan ng malalaking bato sa Cannon Road kasabay ng malakas na ulan, kaya hinarangan muna ang kalsada. Ang ilang pamilyang nakatira malapit dito, lumikas muna. Delikado sir, kasi nahulog na yung mga kundin, yung mga bato. Humambalang din sa Governor Bado Dangwa National Road sa Kapangan, Benguet, ang malalaking tipak ng bato na nahulog mula sa bundok. May rock slide din sa mga bayan ng Bakun, Itogon, Kibungan, Kabayan at Tublay. Tuloy-tuloy ang clearing operations ng MDRRMO at DPWH. Tumaas naman ang tubig sa ilang ilog sa Benguet dahil sa tuloy-tuloy na ulan. Pinag-iingat ang mga nakatira malapit sa mga ilog. Sa Uyugan, Batanes, binasak ng storm surge ang breakwater na ito. May biyak din ang seawall sa Jura Fishing Village sa bayan ng Mahataw. Pero dahil mapanganib pa rin ang malalakas na alon, sinita ng Coast Guards ang mga pumupunta sa dalampasigan. 4 days to 5 days, sir. I-obserbahan po namin, sir, bago kami maglalabas ng abiso, sir, na lifted na po yung no sail, sir. Kanina, unti-unti nang gumaganda ang panahon sa Batanes, kaya ang mga stranded na turista nagsimula na ulit gumala. Tagal po namin nag-stay sa kwarto po dahil sa bagyo. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nabawasan na ang mga lugar na nasa ilalim ng wind signal dahil sa bagyong Betty. Sa latest bulletin ng PAGASA, signal number 1 sa Batanes at eastern portion ng Babuyan Islands. Pahilaga na ang kilos ng bagyong Betty sa bilis na 15 kilometers per hour. Kung magpapatuloy sa ganitong galaw, posible itong lumabas ng PAR bukas ng gabi o Biyernes ng umaga. Tuloy-tuloy naman ang pag-iral ng habagat sa datos ng Metro Weather. Uulanin pa rin ang Ilocos Region, ilang bahagi ng Cagayan Valley, western section ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at ilang bahagi ng Bicol Region. Posible rin ang ulan sa maraming lugar sa Visayas gaya ng Panay Island at Negros Provinces. Sa Mindanao, may kalat-kalat na ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Sokcergen. Sa Metro Manila, may chance rin ng ulan bukas lalo na sa hapon o gabi. Nagsagawa raw ng aggressive maneuver ang isang Chinese fighter jet sa harap ng isang military plane ng Amerika habang nasa international airspace sa South China Sea. Sa inilabas na video ng Amerika, makikita ang pagdaan ng Chinese fighter jet na 400 feet lang ang layo mula sa eroplano ng US Air Force. Nagdulot daw ito ng turbulence, pansin din ang pag-alog ng eroplano ng Amerika. Nangyari raw yan noong Biyernes ayon sa US Indo-Pacific Command. Naroon sila para sa routine flight na magtitiyak na malayang nakalilipad ang mga eroplano roon na naayon naman sa international law. Hindi diretsang nagkomento ang embahada ng China sa Washington ukol sa insidente, pero sinabi nilang madalas na nagde-deploy ang Amerika ng mga sasakyan para magmatiyag na seryosong banta raw sa seguridad ng China. Tuloy ang paghahatid ng mga makabuluhang storya ng premyadong mamamahayag na si Jessica Soho. Ang commitment niya bilang isang mamamahayag at host, muling pinagtibay sa pagpirma niya ng kontrata na sinaksihan ng mga opisyal ang contract renewal. Nagbigay rin ng espesyal na mensahe si GMA Chairman and CEO, Attorney Felipe Gozon. Jessica Soho is not only called the Philippines' most awarded broadcast journalist, but she is also one of GMA Network's most prized gems. Bilang isa sa mga itinuturing na mukha ng GMA Network, naging matibay na institusyon si Jessica ng GMA News. Jessica has always brought us a lot of pride, a lot of happiness, inspiration sa lahat, no? So
very, very happy and ano, and proud na kapuso pa rin. Sa ngalan ng GMA, kami nagagalak na siya'y pumirma uli sa atin. Just another opportunity to tell more stories na makakatulong sa mga kababayan natin. Stories that will tell us who we are, kung bakit tayo ganito, bakit tayo nandito. Stories that will bring all of us together and inspire and give hope, help a lot of people, and hopefully change their lives for the better. Matapos ang 44 na taon, nagpaalam na sina Tito Vic and Joey sa Tape Incorporated na producer ng Eat Bulaga. Replay ang episode na ipinalabas kanina pero lumabas sa YouTube ng Eat Bulaga ang tatlong hosts. May report si Nelson Canlas. Umasok po kami lahat ngayong araw para makapagtrabaho pero hindi po kami pinayagang umere ng new management. Non-live. Simula ngayong araw, May 31, 2023. Kami po ay magpapaalam na sa Tape Incorporated. Karangalan po namin na kami nakapaghatid ng tuwa't saya mula Batanes hanggang Hulo at naging bahagi ng buhay ninyo. Nagpasalamat din sila sa mga naging tahanan ng Eat Bulaga sa loob ng 44 na taon, kabilang na ang Kapuso Network, sa dating pinuno ng Tape Incorporated na si Tony Tuviera, at sa lahat ng sumuporta at tumutok sa programa. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli, saan man kami dalhin ng tadhana, tuloy ang 1,000 isang tuwa. Ang pamamaalam ng TVJ mula sa Tape Inc. ay kasunod ng matagal ng usap-usapang di magkasundo ang hosts at ng bagong management ng Tape Incorporated na pag-aari ng Pamilya Halusos. Nitong Abril, sa panayam ni Boy Abunda, sinabi ng Chief Financial Officer ng Tape Incorporated na si Dapitan City Mayor Bullet Halusos na patuloy na mapapanood ang TVJ sa longest running noontime show. They've always been a part and will always be a part of Eat Bulaga. So kahit baliktarin natin, hindi talaga sila pwedeng mawala sa Eat Bulaga. And Eat Bulaga cannot live without TVJ. And I think personally, my opinion also, that TVJ also cannot live without Eat Bulaga. Sinigurado rin noon ni Mayor Halusos na financially stable ang kumpanya at hindi sila nagkakaproblema sa pera. Pero matapos marinig ang interview ni Halusos, nagpa siyang magsalita si Tito Soto. Tinukoy niya ang anyay bigla ang gustong pagbabago sa Eat Bulaga, pati na ang umano'y mga utang ng Tape Inc. kina Vic at Joey. Ano nangyari? Bakit bigla? Ang sabi sa amin, nalulugi daw. Kailangan daw paguhin ang nagpapatakbo at kailangan daw i-reinvent ang Eat Bulaga. At meron daw mga portion na board sila. Sinabi naman ni Vic nitong buwan na bayad na ang utang sa kanya ng Tape. Ikinalulungkot naman ng GMA Network ang hindi inaasahang pangyayari kaugnay sa Eat Bulaga ngayong araw. Ang GMA ang naging tahanan ng Eat Bulaga sa loob ng maraming taon at may block time agreement sa Tape Inc. hanggang sa katapusan ng 2024 para sa noontime slot. Kaisa ng Filipino fans ang GMA sa pagdarasal para sa maayos at mabilis na resolusyon ng kanilang mga issue. Nagpapasalamat din ang Kapuso Network sa patuloy niyong suporta. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Tape Inc. at ng Pamilya Halusos. Nelson Canlas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang mga balita ang dapat niyong malaman. Sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Ako si Maki Pulido. Ako naman si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.